Magandang araw mga idol, so welcome na naman po dito sa ating munting channel mga idol. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video natin na ito mga idol ay bibigyan ko kayo ng tips para po sa stainless gutter mga idol. So dahil sa madali ng kinakalawang ngayon mga idol, yung mga color roof na nabibili natin na para sa gutter, eh mas gugustuhin na lang natin na magpa-stainless gutter mga idol. Dahil sa ang pagkakaalam natin ay hindi ito kinakalawang mga idol. Pero ang hindi natin alam mga idol, eh meron din pong stainless na kinakalawang kapag tumagal-tagal mga idol. Or baka hindi pa abutin ng taon, eh kinakalawang na ito. Pero hindi natin alam kung ano yun mga idol. So kaya ako gumawa ng video na to mga idol. No? Kaya ako ginawa tong video na to. Para na rin makatulong sa inyo mga idol, para hindi rin kayo maloko ng mga pagbibilhan nyo or yung mga gagawa ng bahay, ng gutter nyo mga idol, yung mga magkokontrata, ganun ba? Para na rin hindi nila kayo maloko. So, sa pagkakaalam ko kasi mga idol, eh marami ding mga kontraktor na basta kumita lang ng malaki, eh sasabihin na lang nila na original yung stainless nila kahit naman hindi mga idol, kahit tanungin nyo sa kanila na original ba tong stainless mo, eh ang sisagot nila syempre ay oo, kasi ikakabit pa lang naman nila, eh wala tayong kamalay-malay mga idol doon, no? Kasi nga hindi pa naman kinakalawang kapag ikinabit pa lang, pero kapag kalaunan, tumagal-tagal mga idol, eh papansin na lang natin lumalabas na yung kalawang. Dahil hindi naman pala original na stainless yung kinabit nila. So, dahil sa mahal ng stainless mga idol, sa taas ng presyo ng stainless mga idol, eh halos kalahat magdodoble sa presyo ng color roof mga idol. Kapag yung presyo ng color roof is nasa 500, 450, eh ang stainless naman mga idol ay nasa 900 to 1,000 na yun mga idol, depende sa magbebenta sa inyo. Bawat isang gutter yun mga idol. Tapos, maloloko lang kayo, eh mahirap naman yun mga idol. Hayahay yung gumawa ng bahay nyo, pero kayo, eh nag-expect kayo ng hindi maganda mga idol, no? So, ako kasi mga idol, eh gumagawa po ako ng ridge roll, gutter, flashing, wall flashing, cup flashing, kahit ano pa yung nabebend na mga kan mga idol para about sa roofing mga idol. Kaya yung mga 0.4, 0.5, 0.6 na plain sheet, eh nakasalamuha ko na lahat yan mga idol. So alam ko din kung ano yung okay na plain sheet at saka hindi okay mga idol, no? At saka sa stainless din mga idol, eh may dalawang klase kasi akong nakakasalamuha na stainless mga idol. Kaya alam ko din kung ano yung okay at saka hindi okay na stainless mga idol, no? Sa mga pero tong video natin mga idol, yung video natin na ito ay para po sa mga gustong magpa-stainless gutter mga idol. So, yan mga idol. Bago tayo magsimula mga idol, eh huwag po sana nating kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video mga idol. At saka mag-comment na din mga idol kung ano yung gusto nyong malaman about sa roofing mga idol, no? So, mag-i-start na tayo mga idol. So, bakit ko nga ba sinasabi mga idol na may stainless din na kinakalawang? Eh, stainless nga yan, bakit kinakalawang? So, yun ang hindi natin alam mga idol. Pero, kaya ko sinasabi to mga idol, no? Kasi sa amo ko, eh nagsusupply kasi ng kwan mga idol, no? Nagsusupply kasi siya ng mga about sa roofing mga idol, mga long span, mga corrugated, o kahit anong klase ng kwan mga idol, kahit anong klase ng long span ng yero. Tapos nagsusupply din po siya ng mga plain sheet, kahit anong klase din ng plain sheet mga idol, depende lang sa order ng customer mga idol. At sa stainless din mga idol, no? Para sa mga kwan mga idol, yung iba kasi talagang nagsasawa na sila sa color roof. Kasi kapag tumagal-tagal mga idol, eh palagi na lang silang nagpapapalit ng gutter. Eh madali daw kasing kinakalawang yung mga color roof mga idol, no? Pero depende sa color roof yan mga idol.
na in-order nyo. Baka kasi yung color roof na in-order nyo is yung mga mura lang. So, madaling kalawangin nga talaga mga idol, yung mura lang na color roof mga idol. Pero kapag mahal yung price nyan, eh talagang quality naman yung kanyan mga idol. Quality yung standard nya. So, tulad dito sa video natin na ito mga idol, eh kung makikita nyo dyan sa screen natin, eh gumagawa tayo ng gutter mga idol, no? Pero yung plain sheet natin, kung makikita nyo, is stainless siya mga idol. Stainless na mirror mga idol. Pero baka nasisinag tayo sa ganda niyan mga idol kasi mirror nga. Tsaka parang nakikita din natin yung mukha natin diyan kapag tinitigan nating maigi mga idol, no? Kasi mirror nga yan mga idol. Pero ang hindi natin alam mga idol, eh yan na pala yung hindi okay na stainless mga idol, no? So, dalawang klase kasi yung stainless mga idol. So, paano ba natin malalaman na original nga yung kinabit nilang stainless sa or yung nabili nating stainless na gutter natin mga idol, no? Yan yung sasabihin ko ngayon sa video natin na ito mga idol. Para na rin kapag bumili kayo, eh may idea na kayo mga idol. Para na rin kapag bumili kayo mga idol or nag-order kayo or nagpa-kontrata kayo ng stainless, eh may idea na kayo mga idol, no? So paano nga ba natin malalaman mga idol na original yung stainless na in-install nila sa atin? So dito muna tayo sa kwan mga idol, sa kinakalawang din na kwan mga idol, no? Na stainless. Ang una ko munang sasabihin sa inyo ay itong kinakalawang na stainless mga idol. So paano ba natin malalaman na kakalawangin na stainless 'to mga idol? So ito yung mga palatandaan mga idol. Makikita nyo diyan sa kapag dineliver sa inyo yung gutter mga idol, eh meron yang kwan mga idol, no? Meron yang sticker tulad ng nasa video mga idol. Makikita nyo may sticker siya mga idol na kulay puti. Tapos, mayroon dyang nakatatak mga idol na 202. So, kapag 202 yung tatak niya mga idol, ay hindi yan original mga idol. Dahil yung stainless na yan, ay kapag tumagal-tagal mga idol, parang color roof din yan mga idol. Na kakalawangin din po. So, mayroon ding kwan mga idol. Karamihan kasi ng 202 mga idol, yung mirror, yung napakagandang tignan mga idol. Lalo na kapag nasa taas, talagang parang kwan mga idol, no? Parang nakitang-kita mo yung mukha mo dun sa gutter. Pero ang hindi mo alam mga idol, nasayang na pala yung pambili mo dahil kinakalawang din ito. Pero hindi po lahat ng mirror na stainless mga idol ay katulad ng 202 mga idol. Kapag nga talaga 202 mga idol ay kinakalawang yan kahit maski anong kwan mga idol, maski anong klase ng stainless na yan, kapag 202 yung tatak, kinakalawang yan mga idol. So yan mga idol, nasabi ko na sa inyo kung ano yung kinakalawang na stainless mga idol, no? So sa mga hindi pa nakasubscribe yan, mag-subscribe na kayo sa channel natin mga idol para mapalawak pa natin tong channel natin mga idol, no? Nasabi na natin kung ano yung kinakalawang na stainless mga idol. So dito naman na tayo sa hindi kinakalawang na stainless mga idol, no? So paano ba natin malalaman na original yung nabili natin mga idol? So kapag may nakita kayong kwan mga idol, hindi katulad nung sa una, nasa sticker yung kwan niya mga idol, no? Nasa sticker yung tatak niya na 202. Kapag kasi yung original yung nabili nyo mga idol, yung tatak niya is nasa plain sheet mismo mga idol. May nakatatak dun na 304 na stainless mga idol. Yung SUS 304 stainless. Pero meron din minsan meron din sa sticker niya mga idol, pero kahit meron sa sticker niya, may tatak siyang 304 dun. May tatak din yung 304 doon sa plain sheet pa rin mga idol. Kapag nag-order kayo ng stainless mga idol, ang una-una nyong titignan is yung tatak niya mga idol na 304. Dahil sa stainless mga idol, maaring magkakamali kayo dyan mga idol kapag hindi yung tatak niya ang unang-una nyong tinitignan mga idol, no?
kapag 2-2 yung mabili nyo, eh magkaparehas na magkaparehas yan sila mga idol, na dahil parehas nga silang stainless mga idol. Pero ang suggest ko lang sa inyo mga idol, no, sa mga gustong magpa-stainless gutter dyan, na mga supporter natin, mga subscriber natin, sa mga at saka mga hindi pa naka-subscribe mga idol, no, na nanonood ng video natin na ito, eh kapag gusto nyong magpa-stainless mga idol, ang bilhin nyo na lang or ang orderin nyo ay yung smoke mga idol, hindi na yung mirror mga idol, no. Kapag yung mirror kasi mga idol, ay baka magagalit pa sa atin yung mga kapitbahay natin, dahil kapag nasinagan niya ng araw mga idol, eh talagang nakakapiring sa mata mga idol. Halimbawa sa smoke, eh maayos lang mga idol, baka hindi na magagalit yung mga kapitbahay natin. So pero nasa inyo pa rin yan mga idol, kung ano yung mas gusto nyong kuan mga idol, no? Mga yung mas gusto nyong bilhin, kung yung mirror o yung smoke mga idol. Pero yun nga mga idol, bago tayo bumili, ang unang-una muna nating tingnan mga idol ay yung 304 na tatak mga idol. Dahil kapag 2-0 yung binili mo mga idol, eh talagang kakalawangin din yan mga idol, kinalaunan. So kahit subukan nyo mga idol, no? Pero sa price kasi ng kon mga idol, ng 2-0 tsaka 304, eh mas mahal ng konti yung 304 mga idol. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina mga idol, eh marami na ring mga kon ngayon mga idol, no? Yung ang gusto lang is kumita ng malaki. So baka pwede rin nilang i-price sa price ng 304 yan mga idol. Kapag hindi pa natin alam kung ano yung original na kon mga idol, no? Yung original na stainless. So yan mga idol, sana nakatulong na naman sa inyo tong video natin na ito. Kung ano yung okay na stainless mga idol, yung original na stainless na hindi kinakalawang at kinakalawang mga idol. Hanggang dito na lang na naman yung video natin mga idol. Sana hindi kayo magsasawang suportahan tong channel natin mga idol. Sa bawat upload ko ng mga videos natin mga idol, sana nandiyan kayong nakasubaybay lagi mga idol. So, mag-iingat tayo palagi mga idol. Maraming maraming salamat po. God bless mga idol.